Hello, Ka-Dream High, and hello, world! I'm Miss Rachel from ICAC Kuwait, and welcome to Dream High Pinay. And so, para sa lahat ng mga kababayan natin na manunood or makakapanood ng live na to, kung dream nyo po na magtrabaho sa opisina or gusto mong i-enhance ang yung computer skills, ayan, so, open for enrollment po yung aming computer skills. Ayan, so, open po siya sa lahat ng mga ka-Dream High natin na yun naghahangad na magkaroon ng panibagong opportunity, magkaroon ng mas magandang trabaho, makapagtrabaho sa mas magandang alam mo yun, work nga as ay office staff or admin staff, executive secretary or receptionist, and yun kailangan niyo lang ng computer skills, which is dito po sa ating computer secretarial course, ito po yung IT foundation po natin. So ito po is from basic to professional level is tuturuan po kayo ng inyong instructor dito kung paano ba yung tamang paggamit, ano ba yung mga tamang techniques para tayo is magkaroon ng computer skills, like para matutunan natin yung sa Windows 11, digital literacy, Microsoft Word, Microsoft Excel, and PowerPoint. Ano ba yung mga kadalasan na ginagamit dito, paano ba natin mas mapadali yung work natin, and of course, paano ba natin gagamitin yung mga shortcuts para, di ba, mas magiging efficient yung work po natin. So, ito po yung mga applications na usually talaga is ginagamit po pag tayo is nagtatrabaho sa opisina bilang, yun nga, nabanggit ko kanina, bilang isang office staff, admin staff, or marketing staff, executive secretary, receptionist, and marami pang iba na related sa office work po. So, yun yung mga ginagamit po natin. Of course, dito sa ating computer secretarial course is in-encourage po namin yung students, no, na yun, mag-look forward or magkaroon ng goal na yun, makapagtrabaho sa mas magandang work po. And of course, dito is kahit sino is pwede pong mag-enroll kahit wala pa po tayong idea or background sa paggamit ng computer, or kahit ikaw po is currently na nagtatrabaho sa opisina and gusto mo lang i-enhance ang yung skills sa paggamit ng computer, is pwede po kayong mag-enroll dito sa ating computer secretarial training course. So, ito po is 4 months po lang siya matapos. And flexible po yung schedule ng klase. So, anytime po na available kayo, basta open yung ICAC, pwede po kayong mag-attend ng klase. Pwede po kayong mag-attend 2 times a week or 3 times a week, 2 hours, every class session po yan. Or kung once a week lang po ang day off ninyo, is wala po siyang problema. Or kaya ay once a month lang, wala po siyang problema. Kasi ito po is available din siya sa online live interactive class via Zoom. So, pwede po kayong mag-attend kung once a month lang yung day off nyo, for example. Pwede kayong mag-attend ng face-to-face every once a month. And then yung other din nyo is i-attend nyo siya through online live interactive class via Zoom po. So, at least, kung mag-online class po tayo, meron po tayong laptop na magagamit sa ating pag-aaral. And for schedule naman sa klase ninyo is pwede po kayong makipag-coordinate sa yung instructor kung ano po yung available day and time niya for online class. So, yun, napaka-flexible po yung ating computer secretarial course, no, kasi kayo po yung pipili talaga ng araw and oras kung kailan po kayo mag-attend, or kung gusto niyo po mag-attend sa available schedule ng instructor ninyo, pwede po kayo makipag-communicate sa inyong instructor po. And of course, ito po is yun nga, is 4 months lang siya matapos, and meron po tayong special offer ngayon para sa ating October batch na darating din po. No? So yun, grab this opportunity po na i-grab yung ating special offer, and of course, magkaroon po tayo ng panibagong skills para makapagtrabaho tayo sa mas magandang trabaho and magkaroon tayo ng opportunity, mag-open sa atin ng doors para magkaroon tayo ng mas magandang opportunity. Kasi mas maganda pa rin yung nagiging handa tayo sa opportunity na darating, nagiging in-equip natin yung sarili natin sa skills and knowledge na magagamit natin in the future. Kasi dito is hindi lang naman siya naka-focus or hindi lang siya nag-o-open ng doors for office work. Yung computer secretarial course is pwede mo siyang gamitin bilang isang freelancer. Kung gusto mong magkaroon ng sariling business, magkaroon ng computer shop, like for example, kung malapit kayo sa school, pwede kayong mag-open ng computer shop. Pwede kang, kasi di ba ngayon sa college or sa high school is more on research na siya, gagawa kayo ng mga case study or research paper. So, pwede kang maging freelancer, pwede kang maging encoder or mag-encode. Kasi syempre, yung ibang mga students naman is gusto nila mas mapadali yung kanilang research paper or kanilang mga assignments, and kailangan nila ng assistance sa mas bihasa sa pag-type ng kanilang research paper or mga assignments. So, yun, pwede mo siyang gawing as business, maging freelancer ka. So, alam naman natin, pag freelancer, mas malaki talaga yung kikitain natin, no? Kasi
proven and tested na po yan sa lahat ng mga kababayan natin na nagiging freelancer. Marami akong nakita sa Facebook na nagbibigay ng mga testimony regarding sa pagiging freelancer nila. So, mas ini-encourage nga nila yung iba na magiging freelancer kasi dito mas malaki talaga yung kikitain mo. Hindi naman din masama, hindi naman din yung pagiging employee mo. Mas grateful tayo kasi nagiging employee tayo, meron tayong work, meron tayong opportunity na i-develop yung skills natin. Pero yun nga, kung i-compare mo siya sa reality, yung mga testimony ng ibang mga kababayan natin na nagiging freelancer. So, yun, mas maganda talaga yung opportunity din na magiging freelancer ka. So, yun, grab this opportunity po na i-enhance or i-upgrade ang inyong skills sa paggamit ng computer po. Kasi sa panahon ngayon, halos lahat is alam na kung paano gagamitin yung computer. Halos lahat is marunong na sa paggamit ng computer. Kaya, huwag na po tayong magpapahuli pa, mag-upgrade tayo. Pasukin yung mundo na puno ng opportunity kasi hindi biro din hindi naman yung pagiging ano natin o pagiging isang OFW, mas maganda pa rin kung mag-invest tayo sa skills and knowledge natin na magagamit natin in the future po. And yun, i-equip niyo yung sarili niyo, mag-invest niyo sa skills and knowledge na magagamit niyo kung saan man kayo mag-apply. Kasi yung inyong achievement, for example, matapos mo yung computer secretarial course, ilalagay niyo po yan sa inyong resume. So, ilalagay niyo siya as additional skills and knowledge na proficient na kayo sa paggamit ng computer applications, lalo na sa Microsoft Office applications, na ito talaga yung unang tinitingnan ng mga employer kung ikaw is mag-apply ng trabaho sa opisina po. And of course, yan yun. Ito is, wala po tayong educational background na kailangan, wala tayong age limit. Kahit sino po is pwede pong mag-enroll. Kahit sino is pwedeng mag-aral, mag-upgrade ng skills dito sa ating computer secretarial course. And open po yung ICSA sa lahat ng mga kababayan natin na may desire na matuto na magkaroon ng computer skills po. Ayan. So, yun. Kahit saang bansa man din po tayo, is pwede po tayong mag-aral dito sa ICSA kasi available po yung aming computer secretarial course through online live interactive class via Zoom. And actually, marami na din kaming students dyan sa Hong Kong. Hello sa ating mga students dyan sa Hong Kong, sa UAE, sa Qatar, and of course, sa Taiwan. Yes, meron kaming students dyan sa Taiwan. Hello po sa inyong lahat. And of course, meron tayong students dyan sa Malaysia. Kasi yung ICAC po is worldwide po na nag-o-open ng course ko. And yan, so makikita nyo siya dito sa aming Facebook page. Marami pong mga testimony ng aming mga students. So, pwede nyo po siyang panoorin para at least magkaroon din kayo ng idea or baka ma-motivate kayo, ma-inspire kayo sa kanilang kwento. Ayan, so nasa Facebook page lang po namin yan. Or pwede nyo pong i-visit yung aming ICAC International YouTube po. Meron din kaming YouTube. And of course, meron din kaming TikTok. So, pwede nyo po siyang panoorin yung mga kwintong ICAC or mga students testimonial po namin para, di ba, at least, magkaroon pa kayo ng idea na yung ICAC pala is international siya nag-offer ng course. And marami na po kaming students na nakapagtapos dito. And of course, ngayong October din, darating na October is magkakaroon po ng graduation yung ICAC sa lahat ng mga students namin na nakapagtapos ng course nila dito sa ICAC po. Ayan, so yun. And congratulations in advance sa ating mga eksanyan na nakapagtapos na lalo na sa ating health and social care, sa mga computer secretarial students, office management students, and sa ating level 7 strategic management and leadership. Ito yung first year ng MBA po. And of course, sa ating mga accounting students and sa ating business management students. Ayan. So, congratulations in advance sa lahat na mag-join ngayong October graduation po natin. And sa lahat naman ng mga eksanyan na hindi makakapag-join ng graduation ngayong October, huwag po kayong mag-alala kasi next year makakaroon po ulit tayo ng graduation. So, yun, pwede niyong bilisan yung course niyo para at least next year makapag-join na kayo ng graduation. And yun, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga eksanyan natin na nagpunta dito last Friday para mag-join ng ating get-together or acquaintance party. And yun, congratulations sa lahat ng mga nanalo. And of course, nakakatuwang makita kayong lahat na, di ba, nag-gather dito sa ICAC po. Kasi once in lang naman siya na hindi naman siya every day or every week na nagsasama-sama yung mga students natin. Kasi at meron naman silang mga kanya-kanyang mga trabaho, meron silang kanya-kanyang mga priorities. So, bibihira lang yung magkakaroon tayo ng get-together or acquaintance dito. Once in a year lang yon. So, yun, nakakatuwang makita kayong lahat na nagpunta dito sa ICAC po. And proud kami sa inyo na alam nyo, hindi kayo sumuko sa pangarap ninyo na ma-achieve niyo yung goal niyo. And yun,
sa lahat ng mga ongoing students natin na yan. So, wag po kayong tumigil. Wag po kayong ma-disappoint or ma-discourage kasi ito naman is para lang din sa inyo. Para sa inyo ito, para sa future nyo. Kasi iba pa rin yung meron tayong additional credentials, meron tayong knowledge and skills, di ba? Kasi mag-develop yun sa personality natin. Mas mai-enhance pa yung confidence natin kasi sa life natin ngayon, mas iba talaga kung may confident ka sa sarili mo na yun kaya ko siyang abutin. Ayan. So, yun, wag po tayong mawala ng pag-asa kasi everyday meron po tayong possibilities na mag-improve, ma-learn yung everyday na kailangan din natin na matutunan. Of course, meron tayong everyday na opportunity para mag-enhance or mag-level up yung development growth po natin. Ayan. So, yun, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. And of course, ayan, so Computer Secretarial course is now open for enrollment. Ayan, so kahit sino is pwedeng mag-enroll. And ito po is flexible po yung schedule ng classes. So, walang problema. Kahit once a month lang yung day off nyo or once a week lang yung day off nyo, as long as meron kayong dedicated time na mag-aral or meron kayong desire na matuto, magkaroon ng skills sa computer, ayan, so pwede po kayong mag-enroll dito kahit anong age, kahit wala tayong education, kahit high school level lang tayo o high school graduate, is pwede po tayong mag-enroll dito sa ating computer secretarial course. Kasi wala po tayong pinipili dito, wala kaming pinipili dito kahit sino is pwede pong mag-enroll. Tinuturoan po namin yung aming mga students dito sa computer secretarial course from basic to professional level kung paano yung tamang paggamit sa Microsoft Office applications, lalo na sa Word, Excel and PowerPoint, and of course, ating Windows 11 and digital literacy po. And of course, meron din tayong typing master po. Ayan, so yun, maraming salamat and pagsubaybay dito sa ating Dream High Pinay, and yun, hope to see you soon din na kayo naman yung makapagtapos dito sa ICAC because isa pong karangalan po yan sa amin na nagiging katuwang po kami sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Ayan, so maraming salamat po muli. Ako si Ms. Rachelle ang nagsasabing ICAC, your partner in success. Thank you and God bless.